Trihim na mayaman. Kabanata 781. Sa puso ni Old Man of Chenfeng, itinuring niya si Alexander Yang bilang isang mito at isang paniniwala. Hindi siya ng ahas na nagpapakita ng anumang kawalang galang. Sa labanang iyon noon, tinalo ni Alexander Yang si Du Chenfeng na nirerango sa heavenly rankang na may napakalaking kalamangan. Dinurog niya ang kanyang pride bilang isang heavenly rankang grandmaster. Hindi malilimutan ng matandang lalaki ng Chenfeng ang takot na makontrol ni Alexander Yang. Magkaiba man ang mga bagay, sa loob ng maraming taon, ang pamilyar na makapangyarihang aura ni Alexander Yang, ang kanyang malamig at nakakatakot na mga mata, ay kanyang mga bangungot. Sa makatuwid, nais ni Alexander Yang na lumuhad siya. Hindi siya ng ahas na hindi lumuhad. Humph! Malamig na sumanggot si Alexander Yang at binuksan ang isang armchair sa bulwagan. Umupo siya na may hawak na malaking kutsilyo. Du Chenfeng, pinatay ko ang iyong disipulo, si Yi Sanjian. Kumbinsido ka ba o hindi? Malamig na tiningnan ni Alexander Yang ang Old Man of Chenfeng at nagtanong. Ang tanong na ito ay nagparamdam sa matandang lalaki ng Chenfeng na para siyang tinamaan ng kidlat. Natulala siya on the spot at nanginginig ang boses. Ikaw, ang alias mo sa secular na mundo ay Alexander Yang. Alexander Yang ng Imperial City. Hindi makapaniwalang tanong ng matandang lalaki ng Chenfeng. Hindi niya akalain na si Alexander Yang ang misteryosong binata na napilayan ang kaliwang kamay. Hindi niya akalain na gugustuhin ni Yang Xuanming na pilayin niya si Alexander Yang. Siya ang taong pinakakinatakutan at nirerespeto niya sa buhay niya. Noon, hindi ibinigay ni Alexander Yang ang kanyang pangalan. Sinabi lang niya na nasa mundo ng laro siya at hindi kailangan ng mga katulong. Kung alam niya ng mas maaga, hindi maglalakas loob ang matandang Chenfeng na salakayin si Alexander Yang kahit gaano pa siya katapang. Ako, hindi ko alam na ikaw pala yon, senior. Sabi ng matandang lalaki ng Chenfeng sa nanginginig na boses. Kumbinsido ako na pinatay ng senior si Yi Sanjian. Kahit ang buhay ko ay iniwan ng senior. Yi Sanjian ay itinaya ang kanyang buhay para masaktan ka, senior. He deserved to die. Magalang na sabi ng matandang lalaki ng Chenfeng. Oo, kung si Alexander Yang ay hindi nagpakita ng awa sa kanya, ang matandang lalaki ng Chenfeng ay matagal nang namatay. Kahit siya mismo ay hindi ng ahas na labanan si Alexander Yang, kaya bakit niya ipaglalaban si Alexander Yang para sa kanyang alagad? Not to mention, taos puso niyang gustong sundan si Alexander Yang noon, pero hindi siya mapapahalagahan ni Alexander Yang. Puno siya ng panghihinayang. Bukod dito, ang kanyang kamay ay hindi ganap na baldado, ngunit ang kanyang mga meridian ay tinataka ni Alexander Yang gamit ang kanilang uri ng mahiwagang lihim na pamamaraan. Maging ang martial realm ng kanyang heavenly rankang ay tinataka ni Alexander Yang gamit ang hindi maisip na mga pamamaraan. Si Alexander Yang ay nag-iwan din ng mensahe sa nakaraan. Kung may kapalaran sa kapaki-pakinabang, kung mayroong anumang bagay na pakinabang para kay Du Chenfeng, natural niyang i-unlock ang mga selyadong meridian. Sa paglipas ng mga taon, ginamit ng matandang lalaki ng Chenfeng ang kanyang mga koneksyon at koneksyon upang maghanap ng mga master na guro. Pumunta pa siya sa Chu family sa Southern Yunnan para makipagkita sa matandang King Pharmacist na si Chu Jiakang. Gusto niyang basagin ang mga selyadong meridian, ngunit walang magawa ang mga taong hinahanap niya. Kaya, sa puso ni Du Chenfeng, si Alexander Yang ay isang alamat, isang walang kamatayang pag-iral. Inaasahan pa niya ang muling pagkikita ni Alexander Yang, isang dalubhasa, hanggang sa kanyang martial arts ay makabalik sa sukdulan nito. Walang ekspresyon ang mukha ni Alexander Yang. Tumingin siya kay Du Chenfeng at walang pakialam na sinabi, dahil kumbinsido ka, ang mga hindi nakakaalam ay inosente, hindi ko ituloy ang iyong mga pagkakamali. Salamat dahil hindi mo ako pinatay, senior. Ang matandang lalaki ng Chenfeng ay nasa sabik at magalang na sinabi.
Sa kanyang mga mata, kailangan lang ni Alexander Yang ng isang pag-iisip para patayin siya. Dahil ang lakas ni Alexander Yang ay isang misteryo, ang matandang lalaki ng Chen Feng ay hindi nang ahas na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang subukan. Noong bata pa si Alexander Yang, normal ang itsura niya sa martial arts, pero kapag ginalaw niya ang kamay, para siyang gamulong na makalangit na lakas. Senior, pwede ko bang tanungin ang tunay mong pangalan? Anong pangalan mo? Magalang na tanong ng matandang lalaki ng Chen Feng. Si Alexander Yang ay mukhang walang pakialam. Mahina hong sinabi ni Alexander Yang, "Alexander Yang, iyon ang tunay kong pangalan." Nagulat ang matandang lalaki ng Chen Feng. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Alexander Yang, saka agad na umiwas. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Alexander Yang sa mata. Ang Young Master Alexander ng Imperial City, Alexander Yang, ang kanyang background at background, ang Old Man of Chen Feng ay malinaw na nag-imbestiga sa lahat. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, may gustong sabihin, ngunit sa huli, pinigilan niya ito at hindi naglakas loob na tanungin si Alexander Yang. Sa mga mata ni Old Man of Chen Feng, si Alexander Yang ay isang pag-iral na mas mahiwaga kaysa sa patriarch ng Yang Clan. Si Alexander Yang ay mukhang bata, nasa 20s pa lang. Ngunit sa mata ni Old Man of Chen Feng, hindi ganoon kasimple. Nauna na siyang umakyat sa heavenly rankang, at ang kanyang kaalaman ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Alam niya na maraming eksperto sa mundong ito. Ang ilan sa mga pamamaraan ng paglilinang ng mga eksperto ay kakaiba, at mayroon silang buhok ng crane at mukha ng kabataan. Mahigit 100 taong gulang na sila, at marahil ay mukha pa rin silang teenager. Ang ganitong mga eksperto ay madalas na gustong baguhin ang kanilang mga pagkakakilanlan at maglaro sa mortal na mundo, na nagbabasa ng secular na mundo. Si Alexander Yang, mukhang isang eksperto sa mundong mortal, paano niya magagamit ang kanyang sarili para hulaan ang kanyang tunay na edad? Kahit nasa 20s lang si Alexander Yang, hindi niya mahulaan ang totoong edad niya. Pagkatapos ay maaari niyang baldado si Alexander Yang noong siya ay teenager at tinatakan ang kanyang martial arts. Ang magagawa ito na maabot ang langit at lupa ay higit na nakakabigla. Ang Old Man of Chen Feng ay orihinal na gustong magtanong kay Alexander Yang, ano ang layunin ng pagpunta sa Yang family ng Langya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magtanong. Kalmado ang ekspresyon ni Alexander Yang. Sa pagtingin sa seryosong ekspresyon ni Old Man of Chen Feng, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng matandang ito. Si Alexander Yang ay may sariling paghuhusga sa Old Man of Chen Feng. Noon, tinatakan niya ang isang bahagi ng meridian ni Old Man of Chen Feng na lubos na nagpalabas sa kanyang lakas sa martial path. Ngayon, natural na niyang maalis ang kanyang selyo. Walang pakialam na sinabi ni Alexander Yang, dahil nakatakdang magkita tayong muli, tatanggalin ko ang mga selyo para sa iyo. Ito, ang matandang lalaki ng Chen Feng ay nasa sabit. Payag ba talaga si Senior Yang na tanggalin ang selyo para sa akin? Handang isakripisyo ni Do Chen Feng ang kanyang buhay para kay Senior Yang at maging alipin niya. Tuwang-tuwang sabi ng matandang lalaki ng Chen Feng. Umiti si Alexander Yang at sinabing, sa hinaharap, makikita ko ang iyong pagganap. Oo, tuwang-tuwang sinabi ng matandang Chen Feng, kung may mga tagubilin si Senior Yang, sabihin mo lang. Ang matandang lalaki ng Chen Feng ay kumbinsido na ang apoy ay halos handa na. Alexander Yang said, "It's fine if you don't know my identity. In the future, if I have any orders, I will give them to you. Let me ask you, how dare you attack me in Mount Langya?" Ito, saglit na nag-alinlangan ang matandang Chen Feng at seryosong sinabi, "Senior Yang, ito ay isang bagay na napagkasundoan ng pangalawang elder ng pamilya Yang, si Dark Nether, para sa akin. Alam mo, ako hindi ko alam na ikaw pala si Alexander Yang." Lin Xuanming, hehe. Malamig na ngumiti si Alexander Yang. Kalimutan mo na ito.
hindi mo kailangang makisali sa mga usapin ng Yang Family of Langya. Mamaya, kapag nakilala mo ang old ladyship ng Yang Family, maaari kang umalis sa bundok pagkatapos mong matapos ang iyong gawain. Pagkaalis mo sa bundok, kung gayon, paano ko makontakt si Senior Yang? Seryosong tanong ng matandang lalaki ng Chen Feng. Sinabi ni Alexander Yang, maghintay sa Kangzhou City. Kung mayroon kang sasabihin sa akin, magpapadala ako ng isang tao upang hanapin ka. Sige. Sige, Senior Yang. Makikinig ako sa mga utos mo. Magalang na sabi ng matandang lalaki ng Chen Feng. Sige, bumangon ka na. May mga bagay pa akong aasikasuhin. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Walang sabi-sabi, tumayo siya at umalis habang nasa likod ang mga kamay. Mag-iingat ka, Senior Yang. I will see you off. Mabilis na tumayo ang matandang lalaki ng Chen Feng at sinundan si Alexander Yang. No need to see me off. Mamaya, baka kailanganin kitang pumunta sa main hall ng Yang Family para mag-usap, mahinahong sabi ni Alexander Yang. Oo, oo. Magalang na tumango ang matandang lalaki ng Chen Feng at umatras ng ilang hakbang, pinalabas si Alexander Yang sa bulwagan. Kasabay nito, sa labas ng bulwagan, sina Yang Xuanming at Yang Zhan ay dumating upang makita kung gaano kalubha ang martial arts ni Alexander Yang na sinira ng matandang lalaki ng Chen Feng. Ikalawang kapatid, naramdaman ko ang espadang si Dixon na humahango sa langit mula sa malayo. Natatakot ako na papatayin ako ng matandang lalaki ng Chen Feng. Ang Alexander Yang na ito ay magiging baldado. Baka mapatay pa siya ni Old Man of Chen Feng sa sobrang galit, sabi ni Yang Zhan na may malamig na ngiti sa gilid. Inihayag ni Lin Xuanming ang bakas ng lamig sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, sana ay hindi mamatay si Alexander Yang sa mga kamay ni matandang Chen Feng. Kailangan ko pa rin siyang pahirapan ng dahan-dahan para mawala ang puot sa aking puso. Si Alexander Yang ay naglakas loob na kalabanan ako. Ang pagpapabiya sa kanya na mamatay ng ganito ay madali siyang umalis. Tama si Second Brother. Hindi alam ng Alexander Yang na ito ang kalawakan ng langit at lupa. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa iyo. Kung maglakas loob siyang patayin si Young Master Yang Xiao, karapat dapat siyang humantong sa ganito. Kung ikaw gumamit ka ng kaunting panlilin lang, pagkatapos ay hahayaan mo siyang mahulog sa isang hindi na mababawi na estado. Pagsusumamo ni Yang Zhan, umiti si Lin Xuanming nang may pagmamalaki. Sa sandaling ito, lumabas ng silid si Alexander Yang nang hindi nasaktan. Ang mga ekspresyon ni Lin Xuanming at Yang Zhan ay lubhang nagbago. Abangan ang susunod na kabanata.